Based on my husband experience, yes. Ang sabi niya sa akin ay wala daw lasa kaya tuloy ang ligaya. Oh! Hi guys, welcome to Zynda Vlog. Video ay pag-uusapan na naman natin ng ating mga puwerto. Yes, dahil kasi marami nagre-request sa akin na bakit daw hindi rin ako gumawa ng vlog tutorial kung paano nga ba ang tamang paggamit ng tawas. Wow. Yes, dahil dyan napag-isip-isip ko, bakit nga ba hindi ako gumawa ng tutorial kung paano ang tamang paggamit ng tawas? Kasi dun sa isang vlog ko na tawas na buo versus tawas na duro, kung alin nga ba sa dalawa mas nakakasikip, is hindi ko na-mention doon kung paano nga ba ang tamang paggamit ng tawas sa ating puwerta. Yes. Well, doon kasi sa vlog ko na about sa tawas, is marami akong mga nababasang comment doon. Yes. Actually, natatawa talaga ako kapag binabasa ko yun. Kasi meron doon isang nag-comment, ha. Ang sabi ba naman, kung yung tawas ba daw, is ipapasok ba daw sa loob ng puwerta? Well, hello! Ikaw ba naman, ipapasok mo yung tawas sa loob ng puwerta mo? Eh, di nasugat yung puwerta mo, di ba? Grabe, at meron pa akong isang nabasa doon, ha? Kung yung tawas ba daw, is ikakaskas mo sa puwerta mo? Alam nyo, hindi lang yun yung mga nabasa ko. Sa totoo lang, ang dami talaga. Super natatawa talaga ako kapag binabasa ko yung mga comment dun sa vlog ko na yon. And dahil dyan, is napag-isip-isip ko, ha? Napag-isip-isip ko sa sarili ko, ha? Bakit nga ba hindi ko gawa ng vlog to, ha? Kasi ang dami nagre-request sa inyo. Yes, halos lahat dun sa comment is nagre-request na bakit daw hindi ko gawaan ng part 2. So, eto na nga, hindi ko na patatagalin to, ha? This is it. Magla-live tutorial na ako sa inyo. Yes! Bongga, pati tawas, sino tutorial na. Yes, I know that. So, eto na nga, meron ako ditong tawas. So, kung makikita nyo, ang liit na lang, di ba? Halatang gamit na gamit. Ayan, kung makikita nyo, ganito na lang kaliit yung tawas ko. And kahit anong tawas na meron kayo dyan, kung wala kayong buo, kung durog, meron kayong durog dyan, okay lang yan, basta tawas, okay lang yan. Pero para sa akin na kasi, meron kasi akong vlog, diba, na kung ano yung mas effective, tawas na buo ba or tawas na durog. Para sa akin, mas effective talaga na pampasikip is itong tawas na buo, kaya lagi akong meron tawas na buo. Wow. And pagkatapos nyan, dapat meron din kayong tabo, ayan. So, ngayon, ang gagawin natin sa tabo is lalagyan natin to ng isang tabong tubig. Yes, lalagyan natin to ng tubig. At pagkatapos natin lagyan ng tubig is ilalagay na natin itong tawas dito sa loob ng tabo na may tubig. Pagkatapos niyan ay ibababad natin siya ng 5 to 10 minutes. At pagkatapos naman natin siyang ibabad ng 5 to 10 minutes, nababad na natin siya, isaka natin siya, ipanghuhugas sa mga puwerta natin. Wow! O diba, bongga, ganun lang kasimple, ganun lang kadali, at hindi ka talaga mahihirapan. So, ganun lang kasimple, diba? Napakadali lang itong isang buong tawas is ilalagay mo lang sa isang tabong tubig at after 5 to 10 minutes is pwede mo na siyang ipanghugas sa puwerta mo. And kung sinisipag ka naman, ha, pwede mo rin itong ilagay sa isang balding tubig and pwede mo siyang ipambanlaw sa buong katawan mo, o diba? Kasi diba, meron dyan mga tao na lagi na i-expired yung mga kilikili. Lagi na i-expired yung mga kilikili. At lagi na i-expired yung mga kilikili. At tinatamad mag-deo lotion, tinatamad magkaskas ng tawas sa kilikili. Ngayon, pwede mong ipambanlaw itong tawas. Yes. Yung pinagbabaran mo na tubig doon sa balde is pwede mo siyang ipambanlaw sa buong katawan mo para hindi ka kaagad na i-expired, di ba? Marami kasi sa atin dyan eh, kapag pinapawisan, na i-expired ang kilikili, di ba? So, dahil dyan, hindi ka na ma-expired. Yes! And kung magtatanong nga pala kayo kung gaano katagal ba ang effect nitong tawas para sumikip ang ating mga puwerta, well, based on my experience, ha, dahil sa tagal na ng experience ko na gumagamit ako ng tawas, halos taon na ako gumagamit itong tawas, is masasabi ko sa inyo, ang tawas ay merong angking
instant effect. Wow. Yes, meron siyang instant effect na talaga namang isang hugas lang in just one wash is sisikit na ang puwerta mo, wow. Diba? As in, magiging virgin ka. Virgin lang ha, hindi virgin na virgin. Virgin lang. You're right, I know that. And siya nga pala sa mga nagtatanong sa akin dyan sa comment section dun sa iba kong vlog about sa tawas is kung ano ba daw ang lasa ng puwerta pagkatapos maghugas ng tawas ha. Well, para sa akin, hindi ko pa naman natitingnan yung puwerta ko. Hindi. Based on my husband, experience, yes. Ang sabi niya sa akin ay, wala daw lasa, kaya, tuloy, aligaya! So, ayun na nga, ganun lang kasimple ang tamang paggamit ng tawas. Grabe, hindi ka talaga mahihirapan. Ilalagay mo lang yung tawas sa isang tabong tubig at pwede mo na siyang ipangbanlaw. Wow. O diba ang bongga, ang bilis-bilis, walang kahirap-hirap. Dahil dyan, ay tatapusin ko na ang vlog na to. And bago ako magpaalam, ay meron lang muna akong maiksing isa shoutout. Shoutout nga pala sa aking pinakaunang member na talaga namang nandyan palagi, si Food Tang na! Shoutout na rin nga pala kay Mishy Merns, Ruby Kalach, Wensing Kapila, Maganda Talaga, Sassy Shows, Express Ways, Jen Fab, kay Renski Guillermo, kay Rose Deep Skills, kay Sis Dali Andrada, and shoutout na rin nga pala sa Tata Angels. O, oh, diba mga angels? Bongga kayo ha, kahit pa more. So, yun na nga. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share na din para lahat tayo happy. Bye, guys! Mwah. Girl, may tawas ka na? Wala pa, girl. Nako, girl, bumili ka na ng tawas. Bakit naman, girl? Kasi, ang dami lang gumagamit ng tawas. Bakit nga, girl? Dahil, ang dami lang sumisigap sa tawas. OMG, bongga! Uy, girl, napanood mo ba yung vlog ni Zion the Vlog? Hindi pa, girl. Nako, girl, panoorin mo. Yung tawas daw nakakasikip. OMG, kailangan ko mapanood yan. My God! Bongga ka, day! Bongga ka, day! Sige lang, magtawas ka na. Oh, yes!